Rise and Shine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSP timbahay na nakatutok ngayon. Alamin na natin kung ano ba ang latest update sa Bagyong Caloy at ano ba ang inaasahan natin magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, June 30, kung kailan gaganapin ang inauguration ng bagong Pangulo ng Bansa na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tuluyan ang nakalabas ang Philippine Air of Responsibility o PAR ang Tropical Depression Caloy kaninang madaling araw. As of 3 a.m. this morning, ito ay matatagpuan na sa layong 565 kilometers west of Central Luzon at bahagyang lumakas na sa ngayon ay may maximum sustained winds ito na umaabot na sa gitna ng 55 kilometers per hour. Gustiness o bugso naman ang hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-southwest sa bilis na 40 kilometers per hour. Sa loob ng 24 oras ay inaasahang lalakas pa at magiging isang tropical storm habang binabaybay ang direksyon patungong southern China at once na maging tropical storm na ito ay bibigyan nito ng international name. Samantalang ang isa pang cloud cluster nating binabantayan sa silangan ng Luzon ay naging isa na ring low pressure area alas 10 kagabi. Matatagpuan ang sentro ng LPA nito as of 3 a.m. this morning sa layong 1,020 kilometers east of northern Luzon at may chance rin na maging isang bagyo habang nasa loob pa rin ng PAR at kung sakaling maging tropical depression na ito ay tatawagin natin itong bagyong Domeng. Ganun pa man ay babantayan pa rin natin ito at bibigyan namin kayo ng mga updates nito. Ang bagyong Caloy ay, at ang bagong LPA nito ay sakop pa na ng tinatawag nating monsoon trap na siya rin magpapalakas sa southwest monsoon o habagat na makaka-apekto naman sa southern Luzon at Visayas. Kahit na nasa labas na ng PAR ang Bagyong Caloy at di na direktang tatama sa kalupaan ng Luzon ay inaasahan pa rin na hihilahin at palalakasin nito ang southwest monsoon o habagat mula sa counterclockwise sa pag-ikot ng hangin ng bagyo na siya na manghihila at magdadala ng mga monsoon rains dito sa Bataan, Zambales, Palawan, Mindoro Provinces, Aurora at Quezon. Inaasahan din nito na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila, ganoon din sa Visayas at Zamboanga Peninsula. Hindi rin ito may iwasan na maaaring makaranas ng mahina hanggang malakas na pag-ulan ngayong umaga dito sa Metro Manila, particular na dito sa Maynila na kung saan gaganapin sa harapan ng National Museum ang inauguration bilang 17th Pangulo ng Bansa, si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dito sa Luzon, madaling araw pa lang ay may mga pag-ulan ang mararanasan sa malaking bahagi nito. Umaga pa lang may mga pag-ulan na sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Central at Northern Luzon. Epekto ito ng pinalakas na habagat at maaaring magtuloy-tuloy ang mga pag-ulan ito sa hapon at gabi. Maulap ng panahon at may kasama pang pag-ulan din sa sasalubong sa malaking bahagi ng Kabisayaan ngayong umaga sa Panay Island at Negros Provinces. Pero pagdating ng hapon, may mga moderate to heavy rains na tayong aasahan na dala ng epekto ng habagat sa Samar at Leyte Provinces, ganun din sa Bohol at Cebu na maaaring umabot hanggang gabi. Dito naman sa Mindanao, umaga pa lang ay may mga pag-ulan na sa Sulu Archipelago at ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, dala pa rin ng habagat. Pagdating ng mga alas 2 ng hapon ay may mga moderate to heavy rains nang mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao, dulot naman ng mga localized thunderstorms na maaaring magtagal hanggang alas 6 ng gabi. Kaya po sa mga lalabas ng bahay at sa mga may planong manood sa Maynila at sa mga iba pang lugar na nag-set up ng viewing area ng inauguration ng bagong Pangulo ng Bansa, ay huwag pa rin kakalimutang magdala ng payong at mga kapote, palangga sa mga kalat-kalat ng pag-ulan na maaaring maranasan ngayong umaga, ganun din sa maghapon. Inalis na ng PAGASA ang gale warning na inilabas nito sa anumang mga baybay ng bansa kahit na umiiral pa rin ang habagat. Ito naman ang itsura ng ating kalangitang nakunan ko kanina lang sa aking likuran at ang mga building na yan ay ang direksyon ng National Museum kung saan gaganapin ang inauguration ng ating bagong Pangulo ilang oras mula ngayon. Maulap na kalangitan ang sumalubong sa atin dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito ngayong araw ng Huwebes. May mataas na tsansa ng pag-ulan ang inaasahan ngayong araw dito sa Metro Manila, mahina man o malakas dahil pa rin sa epekto ng paglakas ng habagat. Sa mga oras na ito, may natatanong tayong mga pag-ulan sa area ng Rizal, Quezon City at Caloocan. Sumikat ang araw 5:30 a.m. samantalang sunset naman mamayang 6:29 p.m. ng gabi. Ako po si Edmond Rosales, naghahatid sa inyo ng ating info weather ngayong araw ng Huwebes. Lagi maging handa, may pagyuman o wala. Mula po din sa inyo morning show ng bayan, Rise and Shine Philippines. Balik tayo sa studio.